Kuha ang larawang ito sa programa para sa mga drug surrenderer sa Taguloan, Lanao del Sur kahapon. Binilugan sa litrato ang ilang PDEA agent. Ilang minuto matapos itong kunan, tinaddad ng bala ang kanilang van sa bayan ng Kapay. Dead on arrival sa Amay Pakpak Hospital sa Marawi, ang apat na agent. Namatay naman habang ginagamot ang isa pa. Sugatan ng isa pang agent at isang non-uniform personnel. Natigil na doon sa pero yung namatay na doon na sa sasakyan. So walang nakalabas? Wala. Nandito sila lab. Ayon sa mga pulis, papuntang Marawi City ang mga biktima ng tambangan ng di bababa sa 10 salarin. Hinihinalang nagtago ang mga sospek sa kabundukan. Hindi tinangay ng mga ng ambush ang mga gamit, pera at matataas na kalibre ng baril ng mga taga-PDEA. Hindi po sila nakapagpaputok po. In fact po, yung mga baril is nasa custody po ngayon ng Kapay Municipal Police Station. Hindi po sila nakapagpaputok dahil po grabe po ang bullfire kagad habang sila ay dumadaan po sa area ngayon po. Nagpunta kanina sa ambush site ang scene of the crime operatives ng PNP para magsagawa ng investigasyon. Sa itinuturing na high ground sa tabi ng highway, nakita ang mga basyo ng bala ng M16 rifle. Mula sa paanan ng burol na ito, tanaw na tanaw ang kurbada ng kalsada kung saan dumaan itong van ng mga tinambangan na PDEA agents. At sa pagsusuri na ginagawa ng SOCO dito sa burol, makikita may mga clearing sa likod ng mga halaman na ito kung saan pinaniniwala pumuesto yung mga ng ambush at dito rin nahanap ang napakaraming basyo ng bala. Hustisya ang panawagan ng mga naulila ng mga biktima at mga kasamahan nila sa trabaho. Tanong ng isang namatayan, bakit napalayo sa van ang mga police escort gayong alam na delikado ang lugar? Iniimbestigahan niya ng Lanao del Sur Police. And it seems the perpetrators in that particular ambush were retaliating in today's sustained operation for illegal drugs, particularly in this province, in Lanao. We are looking at a 2 or 3 local drug group. Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas.